idol mga Lodi. This is Eric LTV, one man again. Today, ang tatarakayin natin ay tungkol sa mga presyo ng gupit dito sa Pilipinas. Kumbaga, pag-uusapan natin ngayon po kung talo po ba tayo sa presyo ng gupit dito sa Pilipinas. Sa palagay nyo ba, kayo mga Lodi, i-comment nyo kung talo ba tayo. Kasi sa panahon ngayon, ang mga gupit o mga gustong gupit ng mga tao ay upgraded na. Halos pinukuha na yung mga picture o paggagayahan sa ibang bansa. Maganda nga naman talaga. Pero yung presyo natin, hindi naman din nag-upgrade. Diba, may sasabi tayo doon, idol, talo tayo doon mga Lodi. Kasi dapat, naiintindihan ng mga taong ng mga taong demanding na taong koripot na huwag sila magre-reklamo kapag nagtatasay ng presyo kasi una sa lahat hindi naman ganun kadali magbupet, hindi ganun kadali matutong magbupet. Siyempre hindi naman sapat na marunong ka lang o barbero ka na, hindi correct kasi marunong ka lang, gumugupit ka lang, gumugupit ka na eh barbero ka na, diba po yan? Kumbaga, para sa akin na dapat mga Lodi, hindi porkit gumugupit na, eh, barbero na. Tapos pagpapresyo sila ng sobrang baba, makaka-apekto sa iba. Kasi nasabihin ng mga tao, bakit dun kay ano, mura lang, bakit dito kayo, mahal. Una sa lahat mga Lodi, tignan nyo, pipili tayo ng mga gupit, kuha sa ibang bansa. Alam mo ba yung presyo ng gupit sa ibang bansa? Presyo ng gupit dito sa Pilipinas, 100, 150, 200. Sobrang baba pa po nun, kung tutusin. Kasi una sa lahat, pangalawa sa lahat, una sa lahat, eh namumuhunan din tayo ng mga equipment. Diba? Namumuhunan din tayo ng talent, namumuhunan din tayo ng kuryente, ng upang, ng permit, ng mga tax, diba? Ng mga monthly use. Ang dami niya. Tapos ang gupit natin magkano lang. Sana lang lahat ng mga barbero nagkakaisa mga Lodi na dapat tayo nagtutulungan na ipat-itaas ang industriya ng barbero para gumanda naman ang mga buhay natin, mga barberong Pinoy. Hindi ko gustong masaktan o matatakan, baka may masaktan ako ng dami sa mga sinasabi ko, pasintabi na lang po. Nagpapaliwanag lang naman ako ng aking opinion. Kasi dito, sa atin, halos hindi makaahon sa buhay. Hindi lahat nakakaahon sa buhay kapag barbero. Diba? Tari dito yung mga Lodi eh. Panahon-panahon ko kumoko yung halaga ng tikwenta. Kaya kung hanggang ngayon, hindi nang gagawin nyo, yun ang tumatapas sa mga tao na bakit ang taas ng bukit. Diba? Eh, pataas nga ng pataas ng mga bilihin eh. Tapos ang bukit noon, yung mga uso noon, hindi pa ganun ka hirap ibukit sa tao. Eh ngayon, ang hihirap na ng mga isay ng mga tao. Demanding pa, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko ganyan, gusto ko ganon. Tapos, at lamadar naman sa presyo, kuring po, magandang salita. Diba? Parang kung gano'n, Lodi. Dapat, kapag paganda ng paganda yung mga gupit, magtulungan tayo magpataas o magpataas ang presyo. Kasi base sa nangyari sa akin, kapag nagkakaroon ako ng kakumpitay ka na malapit sa akin, halimbawa, ang gupit ko ay 100, di ba pabali lang sa kanila para magkaroon ng, ano, hati sa customer ko. Mapupunta rin yung mga kuring po, tapos, mag-i-stay sa akin yung mga sabihin natin na maselan talaga sa gupit. Oo, gano'n. Pero laking efekto nun, na dapat patas na lang. Kung didikitan mo ako, okay lang eh. Pero dapat ipatas natin. Huwag tayo magpapabahan ng presyo. Para lang makaangat yung iba, makaangat kayo. Iba magbahan yung presyo nyo sa tumba sa amin. Paano tayo aasente niya? Saka lalong ang baba tuloy ng tingin sa ating mga babe. Makala nila, gano'n-gano'n lang. Ganito na lang ha, sa mga hindi marunong magupit, subukan nyo kayo magupit kung gano'ng kahirap. Kami magbabayad yung mga barbero sa inyo. Kung paano nyo kami gugupitan sa mga hindi marunong magupit. Kung natataas kayo sa presyo na inyo. Baka kahit bigyan namin kayo 500, magupitan nyo naman kami, hindi naman namin magustuhan. Diba? Eh kami mga barbero, syempre kumikomisyon din kami. Hindi lang naman solo ng barbero yung binibigay nyo. Swerte na kung may appreciation kit. Pero kung wala, di ba? Hinahati pa yun sa may-ari, hinahati pa yun sa barbero. Di ba? Nag-depende yan kung 40-60 or 50-50. Million Lodi. Kaya, ang papa nung napunta sa barbero, samantalang isipin nyo ha, namumuna niya ng skills. Di
pangyayari ng shift. Namumuna din yan ng mga equipment. Magkano yung mga equipment niya, mga ano. Tapos, kapag hindi kompleto yung... Naririnig ko lang ha, sa mga tao ako, etc. Kapag hindi kompleto yung gamit ng bandero, imagine pa yung customer. Bakit yung iba may ganito? Bakit yung wala? O diba? Magkano naman ang presyo ng gusto naman? Magkano ang presyo ng gusto? So, kaya hindi makapag-invest ang mga barbero. Gawa nun, syempre, ang baba nga kasi talaga ng gupes. E paano kung pamilyado pa? Diba? Sana tayo mga Pinoy, isipin muna natin bago natin musgahan. Saka, sa totoo lang ha, nakakaingit at maraming umaalis dito yung mga barbero at pupunta rin sa inyong bansa. Na yung mga barbero naman dito nananatili, ang hirap din ng sitwasyon at buhay kasi nga baba ng gupet. Pero kasi yung bansa, yung mga ipapagawa nilang gupet, mga ganun, mahal na yun, mga lodi. Kaya mas masarap pa nga gumupit sa inyong bansa eh. Kasi mataas ang gupet. Pero kaya natin yung dito eh. Mayroon tayong mga grupo, mayroon tayong bagus industry, mayroon tayong bagus sa community, andyan yung group ko ng Barbero ng Pilipinas. Shoutout nga po pala sa mga kagrupo ko sa Barbero ng Pilipinas. Tayo po ang admin dyan. Kung pag-uusapan natin mga barbero na dapat magkaris tayo, pantay-pantay yung presyo ng gupit natin, walang bababa. Dapat meron tayong below minimum na pinatawa. Dapat walang bababa sa 150 sana nga eh. May permit man o wala, malito na siya. Sapat na yung 150, pero kung maganda naman yung shop, siguro tama yung 250 or 300. Kasi sa mga hindi nakakaunawa at nakakaintindi, mahal din ang umupa ng barber shop. Mahal din magbayad ng kuryente, mahal din magbayad ng permit. Magpapasalo ko pa sa mga tao mo, magbabayad ka pa sa tax, hahanap ka pa ng accountant. Diba mga lodi? Tapos 100 na lang, magre-reklamo pa yung iba. Lugi-lugi, yung talent fee pa. Diba? Lugi-lugi talaga tayo mga lodi. Sana magka-exa ang mga barbero na sana itaas natin ang mga presyo ng buffet, pantay-pantay. Kung hindi man pantay, mababa lang ang buffet. Ayun, pantay yung maliit lang naman ang shop. Kaya ako, okay na yung 150. Sapat na yun. Kasi hindi naman ganun kataas ang binabayaran natin sa upa. Halimbawa, ganito siya. Pero kapag yung mga nag-pay permit, kagaya ko, yun, bill receive or example, ito. Yan. Nag-i-issue ng mga resibo. Binabayaran din kasi namin yung mga lodi. Di ba? Binabayaran din namin ng resibo. Binibili din namin yan. Nagbabayad din kami ng mga tax. Kaya sana nauunawaan nyo na ang presyo ng gupit natin dito sa Pilipinas. Eh napakababa talaga. Sana man lang talaga tumaas-taas na. Ang daming barberong nahihirapan. Marami rin hindi nakakaunawa. Bakit daw kasi ang taas? Bakit daw ang taas ng gupit? Eh, yung presyo na yung lodi, halos sapat lang yung sa upa, oriente, tubig, verme, wala pa yung kita ng barbero. Paano nga naman na-assess? So, sana patas ang lahat. Tapos maghahanap sila ng magandang grupo, maghahanap ng mga napakagandang mga style. Tapos, tupid naman sa budget, di ba? Sa mga grupo ng barbero dyan, sana talakayan natin tulisan na yung mga jeepney driver na may party list, di ba? Dapat sa mga barbero may parties din para magkaisa na sa tungkol sa presyo ng mga butet, dapat meron tayo below minimum lang. Walang bababa sa alimbawa lang sa 150 sana. Kasi kung nangyari, nangangamuhan tayo kung 50-50 o 40-60 ang hatihan, magkano lang napupunta sa atin? Magkano lang napupunta sa bus natin? Siyempre kasi marami yung binabayaran, marami yung ginagastos tungkol sa shop. Diba? Para makapag lalo pa tayo sipagin mga barbero para makapag-upgrade din tayo ng mga gamit natin, lalo pa makapag-upgrade din tayo ng mga skills natin, makapag-upgrade tayo sa lahat at hindi tayo nagre-reklamo kung maraming request ang customer natin, dito pa kasi nga hindi pa tapos, ang dami ng reklamo, nakakainis, nag-uumpisa pa lang, diba? Yan ang mahirap. Shoutout nga po pala sa nagbigay sa akin ng pagkain. Pangalawang beses na to eh, si Sir J. Tayer, Barber Shop dito sa Beer Hotel. Yan, isa sa mga sikat yan na Barber Shop dito sa Beer. Maganda ang shop po nila, Sir J. Bilikin tayo ng pancit at puto na naman. Ayan, ito yung pancit ang dito yung puto. Nung nakaraan, ganun din, pero mas madami pa yata. Ako lang naman magigarito.
Misal dalawa kami, kasi freelance lang naman yung barbero ko. Misal dalawa kami, ganito. Di, misal na tatlo pa. So, replace natin ngayon yan. Sa may araw na ngayon. Talagay ko ang tukin nila, nila Sergi naman, mga 250. Sapat yun kasi ang laki-laki ng shop niya, ang ganda ng shop niya. Tapos nakadisente sila lahat, maayos at malinis. Sapat yun para sa presyo. Yung iba namamahal na sa presyo ng butit nun. Nung ano, hindi ganun kadaling mag-upit. Isa pa, ang dami na pinirang pinabayaran. Nagpapalagin sila, nagpapalagin sila, nagpapalagin sila, sila. Kung ano-ano, ang dami, di ba? Ang dami yan. Kaya huwag kayong mamahalin sa kanya. At saka, hindi mo nga araw-araw magpapag-upit. Yung iba nga, 3 buwan bago magpag-upit. Yung iba, 4 buwan. Yung mga 3 days ko nga lang na-customer, nagyan na agad. May 1 week na, nagyan na agad. Hindi nag-reklamo sa presyo. Pero may mga tao, sumakapagpag-upit na lang, sobrang tagal na, reklamadong pa. Namamahalan pa. Kayo nga lang mag-upit sa sarili niyo. Testingin niyo. Gano'ng kahirap. Makag-upit lang yan, dupitan lang yan. Iba, iba talaga mga gupit na mga barbero, mga lodi. Saka ito pa, didagdag pa natin to lodi ah. Yung tipong... Tapos ito lodi, dagdag na rin natin. Siyempre, tawag doon. Ako, experience ko bilang barbero. Hindi pare-pares ang ugali ng tao. Yung mga tao talaga na... ma-underestimate ka kahit hindi ka pa nag-uumpisa. May mga tao naman na talagang believe sa'yo. Kumbaga, sa pagiging barbero, marami tayong, kumbaga, binabalansing pag-uugali. Dapat, sa mga customer natin, neutral lang tayo. Either man na galante o hindi, dapat, maging mabait lang tayo sa kliyente natin. Maging neutral lang tayo. May tip man yan o wala, pagpatuloy lang natin gandahan ng mga trabaho natin. Huwag tayo mamili. Ang tinatalakay lang naman natin dito ay yung dapat na presyo natin. Dapat may kakaisa tayo na hindi naman parang taas. Kasi tama ang presyo ng bisnis sa Pilipinas. Para makasabay naman tayo sa ibang bansa. Kaya natin makipagsabayan sa magagaling sa ibang bansa. Kaya natin makipagsabayan sa mga magagandang gupitan. Pero yung presyo natin hindi kaya makipagsabayan mga lodi. Dapat, kahit pa paano, upgrade din tayo sa presyo natin. Tapos sa mga nagre-reklamo, sana naunawaan niyo yung pinaliwanag ko kanina. Mga idol, sana naunawaan niyo at hindi niyo ma-misinterpret. Yun lang mga laudi, kung mayroon kayong mga katanungan at suggestion, willing naman ako makinig sa inyo. I-comment niyo na sa baba ng video na to para magkakuntuhan tayo o masagot ko man lang kung anong tanong niyo at mabasa ko kung anong opinion niyo. Hindi ko naman sinasabing tama ako, pero siyempre, titignan natin yung opinion nyo kung ano ba ang opinion nyo tungkol sa video na ginawa ko na ito, tinatalakay ko. Sana sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, matulungan nyo ako i-click yung subscribe at i-click din yung notification bell. At pagkatapos yung i-click yung notification bell, pakiclick na rin po yung all para lagi po kayong maging updated sa mga ginagawa ko mga video. At magandang araw nga po pala sa lahat ng mga kapwa natin barbero dyan sa buong Pilipinas, sa barbero ng Pilipinas, ano-ano mga grupo yan, magandang araw po sa atin. This is Eric LTV, one man. Peace.